Hello. Ang gagawin natin ngayon, magde-drenching tayo ng fertilizer sa ating pipino. Tsaka yung ating ampalaya, drenching tayo ng abono. Gagamitin natin ulit ito yung ating 1620. Ito yung isang takal ng sardinas. Isang timbang tubig. Tutunawin lang natin siya. 1620. Kasi bata pa siya. Bali 16 days pa lang siya ngayon yung ating pipino. Tapos yung ating ampalaya naman ay 11 days. Hanawin natin mabuti yung ating pipino. Laging isang takal lang, isang lata lang ng sardinas o 300 grams ang lagi ko ginagamit. Pag-abono kasi nahihirap din pag sobra-sobra, maraming nasasayang pag binatagdagan natin. Kailangan na sa tamang dosage lang. Para hindi naman masira yung ugat ng ating halaman. Nangyayari siya kasi pag overdose yung ginagamit natin ng abono, nasisira yung ugat, nasusunog. Pwede naman tayo mag-overdose pag malalaki na siya. Pwede tayong tumakal ng mga dalawang lata ng sardinas sa isang balding tubig. Ang mga tatlong lata ng sardinas, mga ganun. Kaso nga lang, kailangan din nating iba naman ang pag-apply nun. Ang pag-apply nun, pag maganong overdose din gagamitin natin, kailangan isang tangkal mula sa puno, hindi nating bubuhos sa puno para hindi masira yung mga ugat ng ating halaman. Yun ang naging dahilan kung bakit nababansot yung mga bunga, nagkakaroon ng abnormalities yung bunga ng ating mga halaman dahil dun sa sobrang pag-aabono. Nasisira natin yung main root, yung mga nasa ibabaw. Ito yung ating kukumba, malaki na siya, madamo, pero ayos lang yung madamo. Sabayin natin yung ampalaya saka ampalaya saka pipino. Pero dahil hindi tayo nag-overdose ng ating abono, sa puno natin ilalagay yung ating ampalaya ang 11 days yan sa puno. Sa puno rin. Pero pag nag-overdose na tayo ng kunwari malaki na siya, ang pag-apply na dito na sa butas, sa malayo, isang tangkal mula sa puno. Pag overdose na yung gagamitin natin, ano, mga dalawang latang sardinas na gagamitin natin takal, kailangan malayo na sa puno para hindi masunog yung ugat. Pero since bata pa, ang ginagamit nating takalan ay yung sardinas pa rin at sa puno pa rin natin lalagay. Kasi hindi naman overdose tong ating abono. Isang takal pa rin. Ayan. Nagiging dahilan kasi nababansot yung mga bunga, nasisira natin yung mga ugat dito, yung pinakapunong ugat.
panayang buhos natin dito sa puno, panayang overdose ng abono natin, buhos tayo ng buhos dyan, nasusunog yung ugat. Kasi yung mga ugat niya, nakagapang na rito pag malaki na siya, kaya dapat nandito na rin yung ating pagbubuhos ng abono, hindi na dun sa puno. Para yung mga bunga hindi mabansot, hindi magkaroon ng abnormalities. Minsan nababansot yung mga bunga, akala natin sa insekto, pero ang nangyari, nasusunog yung ugat dahil sa sobrang paggamit natin ng abono. Sobra-sobra yung abono natin nilalagay, nasusunog siya. Magtaka ka na lang, yung mga bunga ng halaman mo ay nababansot kasi nga nasira mo yung ugat. Mga isang lata ng sardinas lang. Well, ginawa ko tong video na to for beginners guide tungkol sa abono. Actually, hindi lang pang beginners to, para na rin sa ating mga farmers na matatagal na. Ang pag-abono kasi, pag overdose na ang ginagamit natin, dapat hindi natin nagbubuhos dito sa puno. Medyo layuan na natin hanggang dito, ang isang dangkal mula sa puno, para yung ugat na nandito na nakakapit dito sa puno niya, yung main root, tapos nakagapang na ganun yung ugat niya rito. Ang target natin kasi, malakas makasipsip ng abono, yung mga maliliit na ugat na nandito na sa palibot. Nandito na yung mga sumisipsip talaga na mahusay sumipsip ng abono, mga nutrients. Once kasi na nasira natin yung ugat na nandito na nakabit dito sa puno, yung pinaka main root niya na gumapang hanggang dito, na sigurado magkakaroon ng reaksyon yung halaman natin, at hindi mo yun malalaman kasi nga sa ugat siya. Lalo na kung namumunga na, medyo ingat na sa paggamit ng abono, baka nasisira natin yung ugat. Pag overdose na talaga, malayo na sa puno dapat ang pagbuhos ng drenching, kung lalo na kung drenching o kaya yung ating tinatawag na side dressing. Pag nag side dressing, nandito na dapat kasi nandito na yung ugat nun, lalo na kung mataas na siya. Maraming farmers talaga ang nafe-failure dahil sa paggamit ng abono. Hindi nila nalalaman na nasisira nila yung ugat. Nasusunog kasi yung ugat dito. Kaya nangyayari, lumalago lang siya, pero yung mga bunga niya nababansot, nagkakaroon ng abnormalities. Minsan lumulubo lang yung bandang puwit ng bunga. Minsan naman payat na payat yung bunga. Natatagnat yung paglaki ng bunga. Tapos sasabayan pa ng insekto, sigurado halos wala kang aanihin. Yun lang, simpleng pamamaraan ng paggamit ng abono. Once na nag-overdose, iwasan na maglagay sa puno kasi nakakasira na ng ugat. Mainit kasi yung ating abono, lalo na kung tag-araw. Mainit ang panahon, torture para sa halaman yung paglagay ng abono sa puno. Kasi ang target lang naman natin yung mga dulo ng roots na nandito na sa palibot ng puno natin, nakapaikot na sila dyan. Sila na yung malakas makasipsip, sila na yung naghahanap ng pagkain ng halaman. Kaya dito na yung mga dulo niya ang target natin para makuha nila yung abono. Huwag na rito kasi nandito yung main mga puno na nakabit dyan, na kumakalat naman dito yung mga dulo. Or once na nasira mo yon, sigurado yung mga roots na nandito nakakalat, sira na rin yun. Hindi na yung gagana hanggang sa yung halaman mo
unti-unti nang hindi magpa-function. Nahihirapan na sa pagkuha ng nutrients. Kasi yung ugat niyang pinakapuno, nasira na. Katulad ng pipino natin, hindi tayo nag-overdose, pero ganito ang itsura. Malusog na malusog. Isang lata lang talaga yung dosage natin. Kaya ayos na ayos siya. Di bali magkulang sa abono, wag lang talaga sobra-sobra. Masama rin kasi yung sobra-sobrang abono. Yun ang nagiging dahilan ng failure ng mga farmers natin, hindi lang mga baguhan, hindi lang for beginners, para sa ating mga magsasaka na matatagal na, yun ang lagi nilang problema. Yung pag-apply ng abono, lagay lang ng lagay, natutorture na pala yung halaman. Kaya ang nangyari, ang bunga ng halaman bansot, nababansot yung mga bunga ng halaman, imbis na parami, pakunti ang hani. Ngayon, baka hanggang dito lang kasi mag-drenching pa ako, marami pang didrenchingan. Guide lang para sa mga beginners, sa ating mga farmers na matindi magamit ng abono. Actually, itong tariman ko ito, puro na sa dosage lang, na tamang dosage lang, kaya paulit-ulit ko siyang natatamnan. Pipino pang ilang tanim ko na itong pipino rito sa area na to. Siguro naka 5 na tanim na rito mula nung umpisa. Naka 5 times ng pipino. Kasi nga yung ginagamit nating abono, hindi lagi overdose. Laging nasa eksakto lang. Nagiging tag dito. Acidic kasi yung lupa pag laging overdose. Okay, for ganun lang ang simpleng pag-abono. Di baling magkulang, wag lang sumubura. Para sa tamang dosage, isang lata. Pag sobra naman yung ating pagtakal o mag-overdose tayo, kailangan huwag sa puno. Medyo ilayo natin sa puno, mga isang dangkal mahigit, ganon, pag malalaki na, pag namumunga na, para hindi naman matorture yung halaman, para magandang ani. Okay, salamat sa panunod, sana nakatulong. Drenching muna ako. Thank you.